Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Habang naghihintay tayo sa Kapaskuhan, samahan natin si Zacarias sa pagbati sa pagdating ng Panginoon. Si Jesus ang araw ng tagsibol na maghatid ng liwanag sa sangkatauhan na nalalambungan sa kasamaan at kamatayan. Ngayong susulyapan na natin ang unang sinag ng umaga, lubos tayong nasisiyahan sapagkat abot tanaw na ang kaligtasan natin. Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang, hingi natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinipinag muli ka namin. Mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos, sa kain na sasalamatan ka namin sa iyong dakilang aming kapurihan, Panginoong Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa, upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila.
magiging payapa ka sapagkat nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari-ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ang kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang nakahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan
sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na ang huling araw ng ating pagsisimbang gabi. Kamusta naman kayo? No, siguro pagkatapos ng siyam na araw ay medyo pagod tayo. Medyo antok tayo. Pero hindi ba masaya? Masaya na kahit na po nasa pandemic ay nagawa natin yung pagsisimbang gabi. No, kaya kahit na pagod, tayo ay masaya at magaan ang loob. Ito'y hindi lang po para sa atin na physically nagsimbang gabi. Ganun din po sa maraming mga kasama natin na sinusubaybayan ang simbang gabi sa online. At marami sila. At hindi lang dito sa bansa, pati na sa ibang mga bansa. Kaya itong online na misa natin ay nasusundan po, no, ng mga kasama natin sa Singapore, no, sa Hong Kong, sa Middle East, sinusubaybayan nila ito. No. Sa loob ng siyam na araw, araw-araw iba po yung minimisahan kong simbahan. Pero may isa akong paksang sinusundan. At iyan po yung suggestion ng CBCP. Nabalikan uli sa loob ng simbang gabi ang mga pastoral priorities na ginagawa po natin taon-taon mula noong 2013 para po sa paghahanda sa pagdating ng 2021 na yung pagdiriwang natin ng 500th anniversary ng pagdating ng pananampalataya sa ating dalampasigan. Kaya iyon po yung sinubaybayan ko araw-araw. Kaya unang araw, ang paksa natin yung 2013, Year of Faith. Pangalawang araw, ang paksa natin ng 2014, Year of the Lady. Pangkatong araw, yung paksa natin ng 2015, Year of the Poor. Sunod, yung paksa natin ng 2016, Year of the Family. Tapos yung paksa natin noong 2017, Year of the BECs and of the Parish, at Year of the Poor, at yung paksa natin ng Year of the Religious and the Priests. Tapos kahapon, yung paksa natin noong 2020, Ecumenism and Interreligious Dialogue. At ngayon naman po, ang paksa natin ay ang Missio ad Gentes. Ibig sabihin, ang pagmimisyon natin sa mga hindi pa Kristiyano. 2,000 taon na nung dumating si Jesus. Pero kung titingnan po natin ang pagkakilala sa Kanya, sa 7 bilyon na mga tao sa mundo, 7 bilyon, 2 bilyon lang ang mga Kristiyano. Kasama na dyan ang mga Katoliko, ang mga Protestante, ang mga born again, ang mga Orthodox. Ibig sabihin, 5 bilyon pa ang kailangan nating abutin. At lalong-lalo na sa Pilipinas, ito po yung misyon na ibinigay sa atin kasi nasa gitna tayo ng mga bansa na hindi pa kumikilala kay Kristo. Nandiyan yung China, higit na 1 bilyon yan.
Nandiyan yung Japan, nandiyan yung Indonesia na 300 million na mga Muslim yan. Nandiyan yung India, no? Nandiyan yung Malaysia. So napaikutan tayo ng mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Hindi naman natin sila pipilitin na maging Kristiyano, pero ipapakilala natin si Kristo sa kanila. Sapagkat ngayong Pasko, pinagdiriwang natin si Kristong dumating sa mundo, hindi lang siya dumating para sa mga Hudyo. Hindi lang siya dumating para sa mga Kristiyano. Dumating siya para sa kaligtasan ng buong mundo. At namatay siya, nag-alay siya ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. At nung pinadala niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, "Humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Ituro ninyo ang mabuting balita. Ialok sa kanila ang kaligtasan." So iyan po yung misyon natin. Kaya nga hinihikayat tayo ngayong taon that we should always be in the missionary mode. Hindi lang dapat tayo nasa maintenance mode. I-maintain lang natin yung mga nagsisimba na, yung ating mga Kristiyano, lalo nang sa Pilipinas. Hindi lang tayo nasa maintenance mode, kailangan nasa missionary mode tayo. Paano natin maabot ang wala pa rito? Paano natin maabot ang ibang hindi pa nananalig kay Kristo? Yan po yung tandaan natin. Si Kristo'y dumating, isinilang siya sa mundo para po sa lahat ng mga tao. Narinig natin sa unang pagbasa ang covenant ng Diyos kay David. Mayroon pong iba't ibang covenant sa Bible. Mayroong covenant ng Diyos kay Noah at yan po ay para sa buong mundo na hindi niya na uli sisirain ang buong mundo sa pamagitan ng baha. Nandiyan yung covenant ng Diyos kay Abraham na gagawin siya isang lahi, bibigyan siya ng lupa, no, ng kanyang mga pamilya at magiging blessing siya sa lahat ng mga bansa. Nandiyan yung covenant ng Diyos kay Moises sa Sinai na itong bayan na ito'y maging bayan ng Diyos, no, na sila'y may kasunduan sa Diyos. At ngayon naman, napakinggan natin ang covenant ng Diyos kay David na mula sa kanya ay manggagaling ang mga hari ng Israel at ang kanyang trono ay mananatili magpakailanman. Nagbalak po si David na magtayo ng templo para sa Diyos. Sabi niya, maayos na ang buhay ko, natalo ko na yung mga kaaway, mayroon na akong palasyo, pero ang kaba ng tipan, ang symbol ng presence ng Diyos, the Ark of the Covenant, ay nakatira lang sa isang tolda. Kaya may balak siyang gumawa ng templo. Ngunit sinabi ng Diyos, "Gusto mong gawan ako ng templo? Alam mo, David, kinuha kita sa pagpapastol ng mga tupa at ginawa kitang hari. Nanalo ka sa mga kaaway kasi nandiyan ako na tinutulungan ka. Naging mapayapa ka ngayon dahil po sa akin," sabi ng Diyos sa kanya. "Kaya ikaw ay gagawa sa akin ng templo? Hindi. Ako ang gagawa sa iyo ng sambahayan. Na mula sa iyong lahi, maghahari ang isa sa mga anak mo. At hindi lang na palaging ang mga hari ng Israel ay galing sa iyong lipi, at hindi lang ang trono mo ay manatili magpakailanman." Kaya yung mga tao, palagi nilang binabalik-balikan yung covenant ng Diyos kay David. By the way, si David ay nabuhay na mga 1,000 years before Jesus. So matagal. At nawala yung paghahari ng Israel nung sila'y matalo ng mga Babylonians noong 586 BC. Wala na silang hari. Ang namumuno sa kanila ay mga punong pari na lang, mga punong saserdote. Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya ngayon po napakinggan natin
ang pagtutupad ng Diyos sa kanyang pangako. Ang ating ebanghelyo ay galing po sa awit ni Zacarias. Naalaala niyo kahapon noong pagtutuli kay Juan, no, ay nag-usap, nagtalo, ano bang pangalan niya? At sinabi ni Elizabeth, hindi siya Zacarias Jr. Juan ang kanyang pangalan. Tinanong nila yung tatay, wala namang kamag-anak na ang pangalan ay Juan. Sumulat ang tatay, his name is John. Nagkasundo yung dalawa. At nakapagsalita na yung tatay. Bumalik na ang kanyang pagsasalita. Kaya nagtaka yung mga tao. At ngayon po ay napakinggan natin ang unang mga salita niya ng isang papuri sa Diyos. Yan yung Song of Zechariah na pinupuri niya ang Diyos sa kanyang katapatan sa mga pangako niya. At ngayon dadating na ang hari na galing sa lipi ni David na magliligtas sa ating mga kaaway, na gagawin tayong kanyang bayan. At sinabi niya, ikaw, anak, inausap niya yung batang sanggol na si Juan, ikaw ang magpapahayag nito. Ikaw ang maghahanda sa bayan upang matanggap nila itong kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin. Kaya nga ngayon ay nagbubukang liwayway na. Doon dumadating na ang liwanag. Mamayang gabi, isisilang na, no, ang ating inaantay na magliligtas para sa ating lahat. Ito yung misyon ng batang ito. At iyan yung misyon nating lahat. Kaya tayo'y para si Juan Bautista. Tayo po'y tagapaghanda sa mga tao. Tayo po'y tagapagpahayag sa mga tao. Nandito na ang kaligtasan. Nandito na ang mabuting balita. Kaya ihanda yung landas ng kaligtasan. At ang mabuting balita ay nandito na ang kapatawaran. Napatawad na tayo. Ang utang natin, binayaran na. Binayaran na ni Jesus. Ligtas na tayo. Tanggapin nyo na lang na kayo'y ligtas na. Hindi ba magandang balita? Hindi mo pa alam na mayaman ka. Pero mayaman ka pala. May pera ka pala. Hindi mo alam. No, ganun, may kaligtasan pala tayo. Napatawad na pala yung kasalanan at hindi natin alam. No, kaya iyon yung ibalita natin sa lahat. At ngayon po, lahat tayo talaga ay maaaring maging misyonero sa pamamagitan lang ng internet. Kung anong i-post natin sa internet, ay iikot yan sa buong mundo. Ano bang pinopost natin sa internet? Baka mga akala natin, ilalagay lamang natin sa ating Facebook para sa kaibigan natin. Yung kinain natin kanina. Yung balak natin ngayong Pasko. Pero yan po'y makikita ng lahat. Bakit natin hindi i-post ang tungkol sa kaligtasan? Tungkol sa mabuting balita? Gamitin natin ito bilang instrumento. Tulad po na ngayon, ang ating pag-o-online na misa na ginagawa dito sa inyong simbahan. Kapag nakalagay na dyan, kahit na sino makaka-access na yan. Kaya ibig sabihin po, una, maging mapili tayo sa ating nilalagay. At pangalawa, sana intentionally, gusto nating magsalita tungkol kay Jesus. Ibalita si Jesus. Iyan po yung papel ni Juan Bautista at iyon po yung papel nating lahat. At iyon yung sinasabi sa atin ng paksa natin ngayong taon. Missio agentes. We are gifted to give. Gifted tayo ng pananampalataya. Kilala natin si Jesus. Natatanggap natin ang kanyang salita, ang kanyang katawan at dugo sa banal na misa. May Biblia tayo na salita ng Diyos.
We are gifted not just for us, that we must share our gift. Kung talaga ito'y mabuting balita, nature ng good news na dapat ibahagi. Kung hindi natin binabahagi, ibig sabihin, hindi naman good sa atin yan. Parang ordinaryo lang, hindi mo na pinag-uusapan. Pero kung talagang mahalaga sa'yo yan, at nagbigay ng sigla sa'yo, gusto po natin ang iba rin ay makabahagi, lalong-lalo na yung mga malapit sa atin. Yung ating anak, yung ating kapatid, yung ating kaibigan, no, yung ating pamilya. Kaya maganda ding isipin, ano bang pinag-uusapan natin sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin? Baka pinag-uusapan ay tungkol sa kamag-anak, tungkol sa kapitbahay, tungkol sa artista, tungkol sa politika. Pinag-uusapan din ba ang Diyos? Pinag-uusapan din ba si Jesus? Magbalita lang tayo. Hindi naman kayo, mga lay people, tulad naming mga pare. Kami, mayroon kaming pulpito. Nakakapag-preach kami sa pulpito. Kayo, wala naman kayong pulpito. Hindi naman kayo nagkaroon ng pagkakataon na magsalita dito sa harap. Pero ang inyong paraan sa pagbabalita ay ang kwentuhan. Kwentuhan lang. Ikwento lang si Jesus. Ikwento lang ang saya nyo na kayo'y nakapagkumpisal. Ikwento lang na magaan ang loob nyo, natapos nyo na ang simbang gabi. At maraming mga tao'y nadadala, hindi sa preaching namin sa pulpito, ngunit sa kwentuhan nyo sa bahay, kwentuhan nyo sa opisina, kwentuhan nyo sa kaibahayanan. Diyan naaakit ang maraming mga tao. Ngayon, dito sa Misa, ilan lang ang maaabot ko? Ilan ba kayo? 100. Pero kung ang bawat isa sa inyo may kwento sa 5 o 10 tao, magmo-multiply tayo ng pagkalat ng mabuting balita. So, iyan po. Magpasalamat tayo sa Diyos na natapos na natin yung ating paghahanda at mamayang gabi, dadating na ang ating inaasahan. Sana po, hindi lang tayo ang tatanggap sa Kanya. Mag-anyaya din tayo ng iba. Sumama sa atin sa Misa, sumama sa atin sa ating online na pagdadasal, sumama sa atin sa pagdiwang na nandito na ang kaligtasan, nandito na ang liwanag ng ating inaasahan. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat niya sa kanyang mga pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa kanya ang ating mga pangangailangan. At sabihin natin sa bawat dasal, halina Panginoon, at pagpalain kami. Halina Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang Santo Papa Francisco at mga kasama niyang lingkod sa simbahan ay patuloy na magpaalala sa bayan ng Diyos ng mga magandang pangako ng kanyang paglingap at pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Nawa ang mga kawani ng pamahalaan ay tumulad kay Zacarias na umasa sa Panginoon para sa kanilang mga pangangailangan sa halip na kumuha sa kaban ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, pagpalain mo kami. Nawa ang mga nakakatanda ay magbigay inspirasyon habang isinasalaysay nila sa susunod na henerasyon ng kanilang mga karanasan ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Halina, Panginoon, pagpalain kami. Nawa ang mga kabataan ay mapuspos ng ibayong sigla at pag-asa habang hinihintay ng lahat ang muling pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Nawa, ingatan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na at maibsan nawa ang kalungkutan at pananangis ng kanilang mga naulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, pagpalain kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong mga pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa ating mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Paawan mo at pagiging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng kasalanan na sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. On me.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang palaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa at makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kahilingan sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, umahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Archangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyoko ang inyong mga ulo at humingi ng pagpapala sa Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo taglay ang liwanag at buhay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Angels sing.